pagpalang araw mga kataba. And budget ulam na naman tayo. Oh, ang dami-daming binibigay sa amin. Oh, katulad nito, niluto ko. Lulutuin ko pa lang pala. Yan. Kantuna, maliit na kantuna. Tapos, meron pa kami natirang konting cheese. Dinamay ko na rin ipang iibabaw ko. Tapos, ito naman, 2 large egg. Nilagyan ko ng salt and pepper kasama ng pambalasa na Ajinomoto. At naglagay din naman ako ng ating malunggay. Yan, di ba? Sibuyas. Yan lang ang inilagay ni Mama Taba dyan. Tapos naman, para hindi naman masayang yung ating pinakasabaw ng ating tuna, yan, gigisa ko naman yan. Bawang, sibuyas, konting pork, repolyo sa oyster sauce. Di ba? Wala tayong sinasayang mga kataba. At iniiba-iba ko ng luto yan. Yan ang sabi ko, walang sayang kay Mama Taba. Nagkakaroon ng saysay yan, bukod sa healthy pa. Katulad nito, hindi ko basta binuksan yung ating kantuna. Nilagyan ko lang itlog at malunggay. Lagay natin ang ating kalat natin. Naglagay ako dyan ng 2 large egg. Kalat natin kasi babayaan ko lang yan dyan. Bago natin ilagay yung tuna at saka yung cheese sa ibabaw. Balikan natin, tatakpan ko muna. Habang naluluto yung ating itlog, lalagay na natin yung ating tuna. Tinanggal ko yung ano niyan, piniga ko yung kanyang pinaka-liquid. At maglagay na rin tayo ng cheese sa ibabaw. Yan. Tapos takpan natin, pabayaan nating maluto. Nilagay ko na yung ating bawang sibuyas. Inuna kong i-fry yung ating konting pork na pansahog. Tapos, habang umaabot yung ating bawang sibuyas, eto naman yung ating tuna. Yan, diba? Ganun lang yan mga kataba. Madaling-madali lang. Tapos, pwede na natin ihalo yung ating pork. Isasama ko na ito yung ating repolyo, oyster sauce, umuulan na naman, ubos muna tayo ng kamay, pampalasa, paminta, Ajinomoto. Konting salt. Haluin natin. Mga simpleng luto lang mga kataba. Pwede na natin ilagay itong dumikit. Liquid ng ano pala yan, kantuna. Para mas malasa. Yun ang ating ipinagsabaw. Hindi naman masyadong marami. Takpan natin. Para may konting kick, naglagay ako ng 2 pirasong sealing green. At halos paluto na yan. Ay, ang sarap nung ano kasi gawa nung sabaw ng ating tuna.
mas lumasa. Yan, ready to serve na yan. Yung isang lata ng canned tuna, dinalawang luto ko naman siya. Nilagyan ko ng sabaw yung isa. Yung isa, ginawa kong omelette, mga kataba, hindi ko basta binuksan yung ating delata. Nilagyan ko ng malunggay, di ba mga kataba, kasimple lang naman. At para naman magkaroon ng konting sustansya, simpleng paglalagay lang ng konting ingredients. Yun ang ating pinakasabaw ng tuna. Iginisa ko naman sa repolyo, nilagyan ko ng konting pork. Malasa siya gawa ng kanyang sabaw. Yan yung ating simpleng recipe na naman. Ang ating gamit ay canned tuna. Madaling-madali lang mga kataba at napakasarap. Enjoy, kumain at maging masaya. Salamat sa panonood! At bye! Ingat mga kataba!